Go ahead, Jimmy. I tigil lang yun, Francine. Oh, Francine, di pa tayo tapos. Ay, sa iyo next, next sena naman, yung yesterday, sa inyo tatlo. Kasi I real care even then sa iyo. Kasi ang ganda din po, the right store na binigyan lang siya. Kasi laging ang napapansin ay yung veterans, di ba? May issue mo tayo sa mga veterans. Kasi given naman na yun, ang gagaling talaga nila, ang daming trending yung mga ito. Pero yesterday, yung mga, kumbaga yung mga young ones naman yun. Yung kaibahan talaga ng dirty linen na show na nag-subscribe. Kamusta naman din yung Xyriel na yun na parang paano nung nalaman nyo na kayo naman yung bibigyan ng such a heavy scene? Ako po nun, alam kong hindi siya kikyari. Hindi niya eksena yun. Eksena po yun ang magkapatid. And, sobrang nakakatuwa lang din po na kasi hindi ko naman po dun pinlano na makiiyak ako sa kanila na talagang sigawan po na dapat ganito rin ako kasi ganito magiging reaction nila. Mas naging ganun yung pagkaka portray ko nun sa eksena because of Xyriel and Bigland. Mas sa kanila ako nakabubod ng emosyon, mas sa kanila ako nakita na ah, dapat ganito lang yung magiging reaction ko. Dapat hindi ako obey kasi sa live ito na tama naman talaga siya eh. Hindi, wala akong laban doon. And hindi ko po yun, hindi yung eksena ni Kiara, ano siya eh, sa pamilya nila to net po yun. So, yun. Sa'yo yung Raven, yung side? Yung sa amin po, yun po talaga makikita yung connection and yung bond na nabuo namin. Kasi we really help each other po. Tapos talagang, kung kinakailangan pagubutan namin yung isa't isa, maghawa kami ng kamay, magsigawan kami tato, bago pa bumating. Talagang i-feed namin sa isa't isa yung kailangan namin motivation, kailangan ng pag-i-internalize para po talaga kami pamilya doon na talagang naghuhugutan kami sa isa't isa sa mabibigay namin. So hindi po siya technicality, more on emotion. Hindi namin siya inisip, dinamdam namin siya, hindi namin siya plenano. Nag-show lang po talaga siya kung ano yung babato ng isa't isa. For Sir David, kung na-miss out yun po yung sinasabi ng eksena ni JP, watch it. I-catch up yun po sa YouTube o sa iWant. Napakaganda ng eksena yun na sinasabi ni JP. Go ahead, Raven. Ayun po. Nalala ko yung scene na yun. Yung pinakatakot-takot ako ni JP. Kasi, parang oral yung character ko kasi. Address Ellen. Kasi gusto ko yun. Address Ellen. Kasi kailan si Minigaw ng kapatid. Pero, nung nabasa ko yung script na super thankful ako na nakapal. Kasi, alam pa naman itong pull-off. Parang, ngayon lang ako magkakalasan ulit after a long time na. Na kailangan lang. Kailangan ko talagang i-feel. Pero, sa talagang pag-inisip yung exam na yun, napaproud ako kay Asai and Francine. Na, ang galing nyo talaga. Kasi, parang hindi ko naman, parang hindi talaga ako makaka- maka hindi mo pull off yun kung wala ko. Ayaw ako yung nangyay ko pa mag-CR, tapos natry ko umiyak sa CR kasi parang nas mag-fitas si Kuya naman mag-post ng pinto. Kasi nasa ko, umiyak ako. Sabi na kay ate, kinyata nun, kaya ating sabi ko, start to po ba kasi naiyak na po. Tapos ko napagawa, tapos edi, gusto na pull off kay Sai and Chip kasi. Hawak ko talaga kami gamay ng kapit-kapit kami. Parang tutulungan talaga ng feel sa isa. Lalo na ako na parang kinakabahan ako sa parang kapit-kapit kami. Tapos talaga gawin ng tapos parang hindi na namin nasipin na kung lines. So parang hindi na namin sa kanya lines. Kumbiga pa ako nung sinampal ako ni Sayo. Parang nagulat ako. Tapos parang hindi niya nag-work talaga siya. May kwento daw yan eh, na hindi talaga in-inform ng isang director sa tulong. Meron po kasi kami pinaka-sweet na director. Ay! Na very mahinhin, never magiging violent. So, sabi niya po habang nag-internalize yung Raven sa gilid. Pagka nagwala na, syempre magwawala yan. Sampalin mo para matauhan, para umalma, pakalmahin mo sa palin mo, para tumahimik. So, ayun, nagulat
lang po si Kuya. Buti po na full of ni Kuya na hindi po talaga siya mawawala sa character niya. So, malago natin po kasi yun na hindi ko na lang po nagamitin ko sa kanya. Pero sabi ni Miss Janice, you have the makings of a good actor kasi hindi daw bumitaw si Raven doon sa mga sa'yo. Yes, talaga. Ito na siguro yung favorite ko na role. Kasi gustong-gusto ko kapag yung character hindi lang basta mabait. Or hindi lang basta yung ang daming layers ng bawat character. And sobrang thankful ako na na pagkatiwalaan ako to play Alexa. Kasi like, dati nasabihan na ako na hindi ka pwede masyado mag-play ng mga ganyang role kasi masyado kang mestiza or ganyan. Or parang minsan nasabihan na ako na hanggang ganun lang yung pwede kong gawing role dahil sa itsura ko or ganyan. So, sobrang thankful ko talaga sa Dreamscape and kay Sir Deo and sa mga directors namin. Dahil talagang nabigyan ako ng pagkakataon na magawa yung ganitong classic role na ganito talaga yung gusto ko, yung lumalaban, yung hindi one-sided, yung di mo alam kung maiinis ka sa kanya o kakampihan mo siya, maawa ka or maaasar ka. So yes, I'm so grateful talaga and happy to have been able to play Alexa. Thank you. Thank you, Shimi. Malapit na rin dun sa panong. Gusto kong iba to kay Z kasi siya yung the past 3 years ng pandemic, he has remained the most reliable male lead namin natin sa ABS. Right. Mas kinig with us. That series, nagdalawang show, one of the most important actors ng The Broken Marriage Vow. Correct. Ah, malaking factor ba to para mabuo yung consistency ng pagiging pagpili mo ng mga projects dito sa ABS-CBN, whether movies or teleseries? Oo naman. Kaya nga nung sinabi ko rin sa mga bakit interviews, iba yung effect na binigay ng Dirty Linen. Actually, before pa Dirty Linen, The Broken Marriage Call, yung example ni Kuya Jen na halos separay siya ng mga tao sa character na ginagampan na naman. Naramdaman ko rin. Ikaw, day one pa lang. Naramdaman ko rin sa palabas. True! At nakakatawa ka, itong ginawa ko itong Dirty Linen, Sir Ika na rin tao. So, nabura ko yung image ko yung sa before na show ko. Kaya naman, yun, makakalaking effect talaga itong gantong klaseng content kasi mag-matter na dito yung mga next project na tatanggapin. Oo. Oh, okay. Yung decision namin sa career namin. Sa pelikula naman yung sa teleserye. Actually, consistent siya sa paggawa ng... He's the reliable talaga sa dami ng Kapamilya. Because he remains to be one of the, if not the most reliable, congrats! Pwede ko na yung sa atin sa Dreamscape. Okay, sino na?